Pinakamurang 37 pesos kada kilong bigas ang binili ni Jonathan sa palengke. 2 kilos, kasya na sa pamilya hanggang sa weekend. Yan ang kasya sa budget, para pumasok sa budget. Sana nga raw magkatotoo ang pangako ni Presumptive President Bongbong Marcos na maibaba sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Pero kung ang mga nagtitinda ng bigas ang tatanungin, malabong maibaba sa 20 pesos ang isang kilo ng bigas, maliban na lang kung sasaluhin o magkaroon ng subsidiya ang gobyerno. Sa ngayon, naglalaro sa 36 hanggang 52 pesos kada kilo ang bentahan ng commercial rice sa palengke. Makabili mo na kayo na kalahating kilo dito, 20 pesos. Hindi isang kilo eh. Ay, hindi ko na ano, basta kilo ng bigas ang narinig ko eh, kilo ng bigas. Pero kalahati yung makakabili ng 20 eh. So pwede eh, pwede. Oo, meron pa kami 35 eh, 17.50 ang kalahati. Himala na lang yun kung anong gagawin niya, di ba? Kasi napaka-imposible. Paano naman yung mga farmers? Pati ang mga taga-industriya ng bigas, hindi rin naniniwalang kayang ibaba sa 20 pesos ang kilo ng commercial rice. Ganon din ang ekonomista at Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Imposible. Imposible maging 20 pesos na lang. Ah, hindi. Hindi talaga kaya. Pwede kung ano, kung walang buwis at bumili ka sa Vietnam. So, patayin mo na yung lahat ng mga rice farmers sa Pilipinas, mga 3.4 million rice farmers. You can bring it down to 20, but you will kill 3.4 million rice farmers. I think he was misquoted. Yung sa 20 pesos, para bigyan sila ng, paano patakbo ng magiging papas ng gobyerno, subsidy. Pero yung subsidy niya, kailan specific para mapupunta talaga yung bigas niya sa mahihirap na talagang poorest of the poor, kung tawagin nga natin. Hindi yung gagawin na divert para magiging negosyo. If our support to rice farmers are very targeted and efficient, then I think there is that is a possibility. However, if our support to them comes in the form of a production subsidy that does not tie to outputs, then that might be a problem. Samantala, aminado ang mga manufacturers ng sardinas na kulang pa ang inaprubahang dagdag presyo ng DTI nitong linggo. Kailangan pa umanong humirit ng panibagong dagdag dahil sa paglaki ng production cost. The weakness of the dollar and the further increases in fuel and the imported costs of tin foils. The canneries expect to be filing them within the next week or so. For further adjustments. Bagamat nagpapasalamat sa DTI, inamin din ng mga manufacturers ng karneng delata na kulang pa ang inaprubahang dagdag presyo. 150 to 250 per lata sana yung increase natin, pero ang na-approve nila nag-range for mga 60 cents to mga 1 peso, mga ganun lang. Kulang, pero for now, okay na rin muna tayo. Hanggang 10% nakatumbas ng 25 centavos hanggang 1.50 kada item ang inaprubahang dagdag presyo ng DTI sa sangkaterbang pangunahing bilihin simula ngayon linggo. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.